Ang babasahin po natin ay Genesis Kapitulo 28, Versikulo 1 hanggang 22. At tinawag ni Isaac si Jacob, at siya'y binasbasan, at siya'y pinagbilinan na sinabi sa kanya, "Huwag kang mag-aasawa sa mga anak ng Kanaan. Tumindig ka, umaroon ka sa Padanaram, sa bahay ni Betuel, na ama ng iyong ina, at mag-asawa ka roon sa mga anak ni Laban, na kapatid na lalaki na iyong ina. At ikaw ay pagpapalainawa ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ikaw ay palaguin, at ikaw ay paramihin, upang ikaw ay maging kapisanan ng mga bayan. At ibigay nawa sa iyo ang pagpapala kay Abraham sa iyo, at sangpo sa iyong binhi, upang iyong ariin ang lupaing iyong pinaglakbayan na ibinigay ng Diyos kay Abraham, na pinapagpaalam ni Isaac si Jacob, at naparoon siya sa Padanaram kay Laban, anak ni Betuel na taga Syria, na kapatid ni Rebeka na ina ni Jacob at ni Esau. Nakita nga ni Esau na binasbasan ni Isaac si Jacob, at siya'y pinaparoon sa Padanaram upang doon mag-asawa, at nang siya'y basbasan ay pinagbilin sa kanya na sinasabi, "Huwag kang mag-asawa sa mga anak ng Kanaan." At sumunod si Jacob sa kanyang ama at sa kanyang ina, at naparoon sa Padanaram. At nakita ni Esau na hindi nakalulugod ang mga anak ng Kanaan kay Isaac na kanyang ama. At naparoon si Esau kay Ismael, at nag-asawa kay Mahalit, anak ni Ismael na anak ni Abraham, na kapatid na babae ni Nabaiot, bukod pa sa mga asawang mayroon na siya. At umalis si Jacob sa Beersheba at napasa dakong Haran, at dumating sa isang dako at nagparaan ng buong gabi roon, sapagkat lumubog na ang araw, at kumuha ng isa sa mga bato sa dakong iyon at inilagay sa kanyang ulunan, at nahiga sa dakong iyon upang matulog, at nanaginip, at narito ang isang hagdan na ang puno ay nasa lupa at ang dulo ay umaabot sa langit, at narito ang mga anghel ng Diyos na nagmamanhik manaog doon, at narito ang Panginoon ay nasa kataas-taasan niyon, at nagsabi, "Ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham na iyong ama, at ang Diyos ni Isaac, ang lupang kinahihigaan mo ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi. At ang iyong binhi ay magiging parang alabok sa lupa, at kakalat ka sa kalunuran, at sa silanganan, at sa hilagaan, at sa timugan, at sa iyo at sa iyong binhi ay pagpapalain ang lahat ng angkan sa lupa. At narito, ako'y suma sa iyo, at iingatan kita saan ka man pumaroon, at pababalikin kita sa lupaing ito, sapagkat hindi kita liiwan hanggang hindi ko magawa ang sinalita ko sa iyo." At nagising si Jacob sa kanyang panaginip at nagsabi, "Tunay na ang Panginoon ay nasa dakong ito, at hindi ko nalalaman." At siya'y natakot at kanyang sinabi, "Kakilakilabot na dako ito. Ito'y iba kundi bahay ng Diyos, at ito ang pintuan ng langit." At si Jacob ay bumangong maaga ng kinaumagahan, at kinuha ang batong kanyang inilagay sa ulunan niya, at kanyang itinayo na pinakaalala, at kanyang binuhusan ng langis sa ibabaw. At ang ipinangalan niya sa dakong iyon ay Betel, datapwat ang pangalan ng bayan ng una ay Luz. At si Jacob ay nagpanata na sinasabi, "Kung sa akin ng Diyos at ako'y iingatan sa daang ito na aking nilakaran, at ako'y bibigyan ng tinapay na makakain at damit at maiisusuot
na ano pat ako'y makabalik na payapa sa bahay ng aking ama ay ang Panginoon nga ang magiging aking Diyos. At ang batong ito na aking itinayo na pinakaalala ay magiging bahay ng Diyos. At sa lahat ng ibigay mo sa akin ay walang pagsalang ang 10th bahagi ay ibibigay ko sa iyo. Salamat po sa Diyos.